Magandang gabi mga kapatid at sa mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa mga ganitong gawain natin. Welcome po sa ating prayer meeting ngayong gabi. Tunay nga na it's always a blessing na makapagbahagi kahit maiksi lamang na mensahe o salita ng ating Panginoon na magagamit natin sa pagpapalakasan o pag-encourage sa isa't isa. Before we start, let us all pray, brothers and sisters. O Diyos naming nasa langit, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, Lord, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. We humble our hearts, Lord God. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala, mga bagay na nagawa namin, Lord, na hindi kaaya-aya sa inyong mga mata. Lord, patawarin niyo po kami. Cleanse our hearts, Lord God. Purify us by the blood of your Son, Jesus. And Lord, we ask that you continually convict us, Lord God, of the things, Lord, na ayaw niyo pong ginagawa namin, Lord God. Lord, convict us with your Holy Spirit and continually change us every day, Lord. Lord, we ask as we study your word that you open our hearts, open our ears, give us the teachable heart, Lord. Open our minds, Lord God, so that we can live by your word, O God, and that your glory will be seen through our lives, Lord God. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. So for tonight po, I would like to share something in relation sa ating theme this year, which is being a reformer and not a conformer. So let's have a quick refresher kung ano bang ibig sabihin pag sinabing reformer. So it is a person who makes changes to something in order to make it better. Sa wikang Tagalog po mga kapatid, ito'y isang tao na gumagawa ng mga pagbabago para sa mas lalong ikabubuti. Although, totoo po na hindi madali, na hindi sumabay o makiayon sa takbo ng mga pagbabago ng mundo dahil lumalakad tayo at namumuhay sa mundong ito. At madalas, it is becoming unconsciously natural for us to follow the trend as humans. Pero panalangin ko po mga kapatid na tayo nananatiling tapat sa mga turo sa atin bilang mga Kristiyano at na naayon lamang sa mga kagustuhan ng ating Diyos. In relation to this, mga kapatid, gusto ko pong talakayin ang tungkol sa pagsiserve or paglilingkod sa ating Panginoon. Isa po ito sa mga bagay na magandang lalo pa nating pag-igihan o pag-ibayuhin, ang lalim po ano, for the reformation of our church and ourselves as God's servants. Bale, ang mensahe po natin, this was taken from the story of Apostle Paul, addressed to the Corinthians. Sabay-sabay po natin basahin sa 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 58. The Word of God says, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." So mga kapatid, ano bang nais ipahiwatig sa atin ng verse na ito? Isa-isahin natin muli, balikan ang verse. So first, it says, "My beloved brothers, be steadfast." So maging matatag daw tayo mga kapatid. Sa paanong paraan ba natin may exercise ang pagiging matatag bilang isang Kristiyano o mananampalataya? Sa ibang kahulugan, ang ibig sabihin din nito ay ang hindi madaling pagsuko. So next, be steadfast. Then the second is immovable. Hindi matitinag o natitinag. Patuloy na kumakapit, not easily swayed by external influences like maybe work, peers, friends, opportunities and money. What else? Maaari na rin siguro natin isama yung mga makabagong distractions like social media. Ayan. And lastly, always abounding in the work of the Lord.
laging masagana sa paglilingkod or mga gawain na patungkol sa gawain ng Panginoon. Bukod sa pagiging involved sa mga ministry or willingly joining out of our callings and love for God, na tunay namang nakakatulong sa ikalalago ng church natin. Kasama na rin dito, mga kapatid, yung pag-attend ng Bible studies, fellowshipping with one another, at prayer meeting katulad ng ginagawa natin ngayon. There are also other works of God outside our church services, like helping people in need, sharing the word of God, of course, and our personal alone time with the Lord, in devoting ourselves, reading the Bible, and in prayer. Sinabi din sa verse na ito, mga kapatid, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So when we say not in vain, sa isip natin, mga kapatid, na hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa. Dahil maraming pagkakataon, lalo na sa panahon ngayon na parabang napaka-busy ng mundo, we get easily distracted and preoccupied, especially when we are all trying to make ends meet. And people just finding it even harder to make time for the Lord. Bukod sa pagiging busy, life is hard as it is. Tayong lahat ay may kanya-kanya mga pinagdadaanan sa buhay. And the world is becoming more toxic. Ayan. So we deal with different kinds of people inside and outside the church. Dahil tayo naman ay iba-iba. Ayan. So with our emotions and feelings involved, it makes it even harder at minsan di talaga maiiwasan na madami talaga yung ating service sa Panginoon. But then again, mga kapatid, this message is a very good reminder na again, our labor is not in vain. So, magpatuloy lang tayo. Let's continue to encourage one another in the Lord. For in God's time, okay, there's another verse in the Bible according sa Revelation chapter 22 verse 12. The word of God says, "Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to give every man according to what they have done." So, may reward, mga kapatid, sa mga tao, lalo na sa mga tao na patuloy, magpapatuloy sa paglilingkod at hindi mawawala ang kanilang pananampalataya. So ngayon, patuloy lang tayo, magsumikap tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod. Let us be each other's accountability to continually lift each other up, lalo na sa mga oras na maaring tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, nanghihina, nanlalamig, nadadapa sa ating Christian life. Ayan, huwag natin kalilimutan na palakasin ang bawat isa, because we only have one another, each other. Ayan. So muli, mga kapatid, it is my prayer na we continue to strive on in our work for the Lord as reformers and not conformers. I'm sending all my love to you, my fellow brothers and sisters, and kung nasan man kayo ngayon, yan. I hope that you are all doing well. And again, to God be all the glory.